Bago ang nakatakdang paghirang kay Blessed Pedro Calungsod bilang santo sa Linggo, dinala muna sa bahay ng mga Pilipinong pari sa Roma ang opisyal na imahe niya. Ang ilang debotong Pilipino naman na kasamang bumiyahe ng imahe ay nananabik na sa nalalapit na paghirang kay Calungsod bilang ikalawang Pilipinong santo. Mula sa Vatican City, nakatutok si Jiggy Manica. Umaga pa lang nag-aabang na mga pari dito sa Pontificio Colegio Filipino, ang bahay ng mga pari at kanilang eskwelahan dito sa Rome. Pasado alas 9 ng umaga ng Miyerkules, oras sa Rome, dumating ang imahe ni Blessed Pedro Calungsod. Kagad na sinalubong ang imahe na dala ng mga pari at abot sa may git 100 pilgrims mula sa Cebu. Agad nila itong binuksan. Dinalita sa chapel kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng mga pilgrims na makapagdasal. We thank God that they were able to arrive safely with the statue of our saint, Saint Pedro Calungsod, to Rome. And we were waiting for the blessing of the Holy Father. Para sa mga pilgrims, isa itong malaking blessing. Masaya rin sila dahil makakasama sila sa mismong canonization ng ikalawang Pilipinong santo. So it's an honor to chaperone, to escort the image to Rome. Personal feeling though is it's an expression of love by God that you are given this chance to accompany the coming saint. It's a blessing and really a privilege to be part of the group na to come over to witness the canonization of Pedro Calungsod. Sa palibot ng Vatican, nakahanda rin ang mga souvenir ni Blessed Pedro Calungsod mula sa Rosario, mga poster, cards, at marami pang iba. Madami naghahanap ng kalungsod na binabenta ko namin, yung rosary ho. Yung mga rosary, mga poster, Bakit at daw? Yung mga cards. Pagkatapos ng canonization, muling ibabalik sa Pilipinas ang imahe ni San Pedro Calungsod para iikot sa buong bansa upang makilala ng mas nakakaraming mga Pilipino. Mula sa Vatican, Jiggy Manica, nakatutok 24 horas.